Ang araw mga Kalioto Zone. So ngayong araw po na to ay tuturuan ko po kayo kung paano magtanggal ng brake drum ng Hyundai Ion. So ang gagawin natin ngayon guys is dilinisin natin yung brake and then i-check na rin natin yung brake shoe kung makapal pa. Kung manipis na, papalitan natin. Kung makapal pa, hindi na natin siya papalitan, so dilinisin lang natin. So ano nga ba yung mga gamit natin kailangan para matanggal natin tong brake drum? So simple lang naman yung mga gamit natin. Kailangan lang natin ng isang size 32 na socket wrench. Tapos kailangan natin ng breaker bar. Tapos kailangan natin ng flat screw. Tapos kailangan natin ng martilyo. So bago nga pala tayo guys magsimula, kung di pa kayo nakasubscribe sa akin channel, paki-subscribe na lang po. And then paki-like na lang din po and share yung mga video natin para updated tayo sa lahat ng ating mga video. Bago natin simulan guys, kailangan po muna natin i-release yung handbrake nya para mag-freewheeling yung brake drum natin. So i-release ko lang po. So yun guys, na-release na po natin yung handbrake nya. So ayan, nagpi-freewheeling na siya. So ang unang step natin na gagawin dito is tatanggalin natin itong pinaka cover nya, cover ng lock and pinion, yung pinaka pinion nya, pinaka lock. So para matanggal natin to guys, kailangan natin gumamit ng flat edge screw. So sisikwatin nyo lang to, tapos gagamitin nyo ng martilyo. So dahan-dahan lang guys, paikot ang pagpukpok nya. So pag napukpok na natin dito, konting-konti lang, pukpukan nyo ulit natin sa kabila. Bagsak-bagsak lang guys kasi medyo manipis lang yan. So yan. So pag napaikutan nyo na guys, pwede nyo na sikwatin yan. Yan, magkabila. So yan, tanggalan natin yung pinaka-lock nya. So ito yung pinaka-tatanggalin natin ngayon. So ito yung pinaka-lock nung ating brake drum. So ingat lang tayo dito guys kasi medyo sensitive tong lock na to. So ingat tayo sa pag-pihit nito kasi pag nasira yung thread nyan, medyo may kamahalan yan. So walang replacement yan. So ang gagawin dyan, papalitan yung buo. So medyo may kamahalan. So sa pag-pihit nito guys, kapag naramdaman nyo na medyo maganit siya, ibalik nyo tapos pisikan nyo ng WD-40. So yun guys, bago natin ito matanggal, kailangan natin sikwatin to ng flat screw. So pupukpukin nyo lang yan. Dahan-dahan lang guys, ingat tayo dito. Medyo may kamahalan to pag nasira eh. Pisikan muna natin ng WD-40 para mas maganda umikot. So, tapos gagawin natin dyan, pagka medyo nakaangat na siya, gagamitan na natin siya ng 32 socket wrench. So yan guys, medyo nakaangat na siya dito, sikwat na natin to. Yeah, ito kasi yung pinaka parang pinupukpok dyan para bumaon dito. So naangat na natin ng konti. So susubukan natin pihitin siya ngayon gamit itong socket. So pipilit, pipitin lang natin ito guys ng counterclockwise.
So ayan. Medyo napipiit na siya, guys. Tapos pag medyo maganit, guys, huwag nyo ituloy. Balik nyo. Kasi masyadong sensitive yan. So medyo delikado. Ayan. Pag maganit, guys, bisitin nyo ng WD-40. Huwag kayong magtipid sa WD-40 kasi pag nasira yung thread nyan, malaking gastos. Malaking bagay ito, guys, pag meron kayong breaker bar kasi mas makokontrol nyo yung puwersa. So, mas kontrolado nyo. So, sisilipin natin ngayon kung okay pa yung brake shoe. So ayan, guys, tatanggalin natin siya. Tapos ang next step natin na gagawin dito is para matanggal itong pinaka brake drum niya. Pag medyo mahigpit o mahirap pa tanggalin, medyo papaloyin niyo ng konti sa magkabilang gilid. Pagsak-baksak lang. So para medyo matanggal yung mga kalakalawang niya, tapos yung mga napudpud na mga brake pad. So ang pagtanggal nito, aalugin nyo lang na ganyan. So ayan, tatanggal na natin yan. So kung mapapansin nyo, marami siya mga pulbos na naupod na brake pad. So ayan, so lilinisin natin yan. So kung mapapansin nyo, guys, makapal pa yung brake shoe ko. So ayan pa. Tapos pwede nyo rin itong i-check, guys, yung wheel cylinder nyo, yung brake nyo, kung may mga leak. So ayan, ma-inspect nyo yan. So ang gagawin lang natin dito, guys, is hindi natin papalitan yung brake shoe, kundi lilinisin lang natin ng tubig na may sabon. Tapos ito, lilinisin din natin ng tubig na may sabon mamaya. So guys, ito na. Bali ang gagawin natin dito, sasabunin natin ngayon. So nagprepare ako ng tubig na may sabon. So kahit nabasahan lang, pwede na, guys. So gaganyanin nyo lang dyan, guys, saagurin nyo lang yan. So malaking bagay itong nililinis kasi yung mga alikamok nyan, no, yung mga pulbos na naputput dyan, kailangan matanggal yan. So yan. Ayan, silisin nyo lang na ganyan. Paikutan nyo lang, guys. So yun, guys, after nito, bubuksan lang natin ng tubig na malinis, tapos patutuyuin natin, tapos ibabalik na natin yung brake drum niya, yung pinaka-cover niya. So hindi natin papalitan itong brake shoe kasi makapal pa naman siya. So pati yung pinaka-adjustment ng brake niya, malakas pa naman, so hindi pa siya malalim. So hindi pa natin siya i-adjust yung pinaka-adjuster niya dito. So yun lang, guys, bali ang process lang yan is kamukha lang din dun sa kabila. Kung gagawin nyo, same process lang din ang ginawa natin dito. So yun lang, guys,
Salamat po sa panonood na aking video. Sana nagustuhan nyo po yung DIY natin. So kahit na kayo po kayang-kaya nyo yan, na kahit nasa bahay lang po kayo, hindi na po kayo gagastos. So ayun po, muli po from Lee AutoZone. Salamat po ulit sa panonood sa video. So hanggang sa susunod po na video natin, guys. So yan po, maraming salamat po. God bless.